Ingrid ang magiging ano dito susi para makabalik ang Sun Sports. Sabi ng totoo, Natalia, kailangan, nagmumukhang walking gold eh, yung mga mage support against sa Natalia. So, once nakabalik dito ang Natalia, look at that, having that execute. Easy, easy kung pang gusto dito Natalia. Yes. From that, ang una mag-snowball kailangan is yung Natalia. Okay? Later on, si Ling will follow. Once na ma-stop lang niya yung farming potential ng Kimi and yung protect potential dito ng Aurora. Oh, kumbaga dito for Sunsparks, easy PK, easy player kill para dito sa side ng Sunsparks. Kasi squishy heroes to actually, kung titingnan natin lineup ng Onyx Age, it's gonna be Nakaja, Kimi, and Aurora. Wait. So super kunat agad for them. But anyways, this is the orange buff na kinukuha dito ng Sunsparks. Na-secure lang din naman dito ni JP. Eto, Beshi! No, nagre-review tayo mga casters, lagi natin sinasabi, iba talaga yung Ling ni JP. Kumbaga, one for the books. Oo. Na JP Ling, automatic, that's it. Ganun siya katiwala rin sa skills niya. Nauna yung na-pick ang isang Kaja, pero still, they go for the Ling. Diba? So, alam niya yung mechanical capability. Kung kailan papasok ang isang Ling, kailan lalabas, kailan go for a kill. Ganong kabisado ni JP ang paghahawak ng isang Ling. Ang tanong ko, masasagot ba? Ito ang Onyx Page. Look at that crit. Very aggressive. Magdang ilalim pero binurn lang palang skill. Going in. Nakuha na dito si Oh My Venus with the Tempest of Blade dito sa mga dito. Flicker out muna si Jay. Nakakawala pero si Wise ang gusto pa kunin dito. Si JP another sundot. Alis na muna. Disengage, mga kaibigan, kita natin doon na kung ano yung advantage of having a Ling on your lineup, lalo na kung alam nyo na squishy heroes yung part ng inyong lineup. Pagka nagkamali na pasok dito si Aurora, pag nagkamali na bitaw dito ang isang Aurora for Onyx Age, super susceptible na sila sa engagement come from Sunspark. Kasi wala na yung freeze na nakakatakot para dito sa Ling. So yun yung pinakalang aantayin ng Sunsparks dito, yung engagement na kayang ibigay ng Aurora. So for Onyx Age, yun yung very crucial. But anyways, naiiwan lang din naman dito si Oh My V. Naputay lang din naman ni paring JP dito, auto dispatch, 0-2 ang ating score. Pinakalakatakot, Beshi, pag nag-snowball ang isang Ling. Tama. Look at that. Ano pa lang, no? Going for the 3 minutes, 2 kills, plus the bounty hunt. Then nakukuha niya yung gusto niya ditong mga creeps such as jungle. Wala pa nagiging sagot ang Onyx Page. Yan yung sabi ko kanina, yung dalang takot ni Grid using the Natalia. Hindi nakakapag-overextend or nakaka-invade ang Onyx Page dahil sa vision na pinoprovide mismo ng Natalia. Pero may position ng Natalia. Yung entry point para sa mga ganyang crucial objective, iniikutan lang ng iniikutan. Binibigay lang talaga ni Grid yung information kung nasaan ang buong Onyx PH. Yes, speaking of Natalia, Beshiwa, parang ready for checkpoint, kumbaga, para sakto sa ECQ. Parang yung ginagawa dito na Sunsparks being this Grid kind of set up with that Natalia, knowing na naka-execute pa at kaya nang binagit natin din natin look here ng Onyx PH ang susceptible for that damage for some side natin. It's gonna be a killing spree for this Ling na ang gamit-gamit na emblem, do not forget, is the bounty hunter. So problema na agad yan. Ready? Sinalong! Best job natin! Ito ba yun? Nagbukang langaw na pinalo ng fly swatter sa ere. Pag sa, hindi ka na lumanding, sumut ka na sa basket dito ni Kaja. Inon point lang pala doon and this is good for the side of Onyx Page pero humihinga pa daw Sunsparks. Double engagement dito. Makukuha rin si Jay and back away muna. Hindi na nakaabot si Wise. They're able to take down another core hero sa may defense lang ang pinapakita muna ng Onyx Page. Alam mo! Dito na hold! Oo, napakagat nag-hold pero Beshi, yung pinakasasabi ko dito, JP is on fire with a 4-0-1 KDA. Perfect KDA! For this match, that is 3.7 gold. 3.7k gold. 3.7 tuloy. Pero mapansin kasi natin dito, huwag natin kakalimutan na Ling yung hawak niya at si JP to. So malaking bagay na agad yon para sa kanila. At ang kalaban nila is more on the DPS. Kita natin si Wise. The damage is there. Pero nga lang, hindi siya yung type of hero for burst. So, ang 4-5 yung laban sa kanya, mahirap na agad para sa kanya. Exactly. Now, 5 minutes of the game.
wala pa nababasag ang Onyx PH, nag-e-expire yung snowball potential ng Kimi na makabasag rin. Ito'y sinasalubong lang ng sinasalubong dito ng Sun Sparks. Look at Grid ha. Si Grid sobrang ganda ng ginagawa. Every time na may magre-respond na buff, iikutan niya. Titignan niya muna yung position dito ng mga hero. Ayan ha. If ever pwede niya pick off niya. Once na ma-burn na yung mga skill, alam na nila kung nasa si Wise. Iikutan na. Eto na sa likod. Ayan na. That glorious pathway. Kinumit na rin. Ayun na sinasabi natin. Wise will fall. Susundan pa ata dito. Oh my Venus. Trying to protect Wise. Pero nadamay pa nga dito. 2-in-1+1. Make it 3-in-1+1. Para sa side ng Sunsparks. 3-man down. Grabe yung gising dito. Para pro, pinag-gising na Sunsparks. Literal na lang ka 3-in-1+1. Kasi pasok na ng pasok against Auric PH. Auto dismatch. Kita natin parang hindi na binibigyan ng opportunity yung Auric PH na makahabol. Kasi sa lahat na nakita natin sa laban natin ngayon na 6-minute game na hindi pa natin nakikita in action si paring KLBJ. Yun yung pinakamalupit dun eh. Nagpo-force sila dito nang lagi kulang ng isa pero nananalo sila. Right timing, right pick off lang ang ginagawa ni Grid. Now, ayun o. Tinan mo, po-position na naman siya. Hahanapin lang niya yung dito si Wise. Right after makakuha siya ng perfect ano dyan, timing, automatic snatch or PK. Uy, bukod pa dito, Dilar, Kiki, isang mabilis lang, dumalaw lang kami, tinarakan agad. 2-9 in favor of Sunsparks. Sa akin, prop E for this match, ang sakit ng burst dito ng Sunsparks and actually for Auric PH. Literally speaking, hindi nila alam kung saan magagaling yung kalaban nila. Yung Aurora pick nila dito is more of pang hold sa mga possible na magiging attack coming from Sunsparks. Pero yung attack na kailangan dito ang kontrahin ng Auric PH will come from this lead, Johed and Natalia. So hindi nyo mo kayang i-burst yun agad. Pero kita natin dito sa top 10, si Iyakno, Kamutikan bang mamatay. And 2-9 natin score, we have Auric PH here. Medyo nag-ahabol pagdating sa goal. And Grid, perfect talaga yung ginagod na ni Grid kasi sinisira niya yung possible na may rotation ng Auric PH. Last. Uy! That focus pa naman dito. Velar! Makukuha! Ang bilis naman nun. Fast hands! Nakita mo yun? Pag ano, unstoppable force. Fast hands? Kind of figure out. Oo, oh, fast hands. Yan na. Shout out nga po pala sa mga fast hands natin dyan. Iba po talaga kapag kasanay tayo dumalili. Pero anyways, Turtle has been secured here by Sunsparks on the dispatch. 2-9 natin score. We have completion dito with Hylos, Dilar, wala nang buhay. All that Tornadoes. Kita natin ha, for our cage, kanina for game number 2, very effective si Kimi kasi aggressive yung lineup nila. So for our cage, onto this game number 3, ang crucial is hindi makapag-agre ang isang Kimi kasi wala silang kind of hero to negate this Natalia. Tama, ayun o, ano, kahit tatlo rin sila takot o tatlo sila sobrang ingat, huwag lang masilip dito. Raplicia nagpapanggap na damo. Glorious pathway kinumit na rin dito. Hold! Wise makukuha na naman dito and that's good for the side of Sunsparks. Oh my Venus, can't even protect ang kanyang core hero. Oh no, hindi sapat. Actually, oh my Venus yung ulti niya kasi more on AOE. But anyways, a monster kill for JP. Let us not forget that it is JP is using this link for Sunsparks and Daddy Chomp for this match. 3-12 is the score. We have BOD for Kinuwash. So the farmer of this game, we have Beshi 8K. 8K doble pa nga. Doble pa yung para sa network ng isang Kimi. Dinoble mo pa. Ang masama dito, yung support na Natalia, mas mataas pa yung farm niya kaysa sa core hero na Kimi ng Onyx PH. Oo, actually dito ano, ito yung crucial sa laban natin for playoffs. Dadagdag kasi dyan yung info mo sa regular season in preparation for playoffs. So, lineup dito ng Sunsparks guys, ito yung medyo mala blacklist na Link and Natalia kind of lineup. Information, Natalia, dive in Link. Let's go, laban. Parang ganyan nagiging ano dito na nga Sunsparks. Difference here is for Onyx PH, they are totally shut down by this kind of lineup for Sunsparks. Iba, ibang pinapakita. Now,
Di ko alam kung paano makakabalik Beshu Warp ang Onyx na ganito si Warp. Kasi expire na yung core hero mo, di ba? Paano maaasahan yung Kimi sa ganito sitwasyon? Oo. Tingnan natin ang pin damage nila ng Karen dito ng RPH. We have the Kimi for the DPS. We have the burst damage come from this Aurora. And we have this 35k here for Sun Sparks. Kumbaga, lamang na lamang pagdating sa gold, pinakapang hold mo for this lane kind of pick is this Kaja and Aurora. If hindi mo siya ma-shot down, that's it. That's end of the road for RPH. For RPH, kaya sinabi natin, ano ti, ready to pressure-wise, play-wise, it's just that kailangan lang nila magkaroon ng opportunity cover mo sa Sparks na magkakaroon ng error yung kalaban nila. Yun nga eh. Ay, tapos sa pinakamahirap dito, yung error na hahanapin mo sa Sunsparks pa mo ang gagaling. Eh, napakadalang na mag-error dan. Look at that. Very buff team play, team members dito. Nag-side ng Sunsparks going in. And Jator is out. Jay, sinalo na boom para kay Sunsparks dito. Medyo pulado si Eagno habang si Lord may sariling business lang. Pinapalo-palo ang base militar. They're able to take down Tams. Double kill for the side of JP. Now po, kita natin dito, 1-for-1 trade in favor of no one on this match. Pero sige, it's safe to say that is in favor of Sunsparks kasi nasira inhibitor turret sa bottom lane. Kung titignan natin ngayon yung mapa ng dalawang teams natin ngayon, sobrang lamang or lamang na lamang yung Sunsparks in terms of third objective. Actually, if we could see here for Onyx TH, wala pa silang damage actually for these turrets of Sunsparks. Tama, tapos hindi pa ganun sumasalo, hindi pa ganun gumagawa ng sama big play etong si Kel VJ. Ang ginagawa lang niya is binabalance nila yung lane. Though the stats is 1-1, pero kung titignan mo kasi dyan, yung item niyan, maganda na eh. Hindi siya namamatay. Tapos naka-mystery siya pa. Kumbaga, actually parang hindi siya napag-iwanan pagdating sa gold. So anytime, kahit ganito yung KDA niya ngayon, ready siya. Laban. Oo, laban siya pagdating sa teamfight. Ready anyways. But anyways guys, 14-4 ang ating score ngayon. Again, napapanood natin ngayon, Sunsparks ang lamang. But for this series, lamang ang Onyx PH. 1 sila for that game number 1. For Sunsparks, napagandang opportunity to for them to actually to tie this series into game number 3. Si Grid dito eh, chumachari ng silip eh. Kung sakali may maliligaw magde-depend or mag-extend dyan outside the border, diyan sa ano lang, sa bakod, pwede niya i-pick off eh. And look at that grid. Tamang clear lang dito sa bottom side. And babalik lang sila. I think they need to wait for the Lord. No? They need to wait for the Lord just to make sure to close yung mismong laro na mas malinis. Clutch time para sa side ng Onyx PH is, are they going to contest para sa Lord? Oh, yun. Ito yung crucial for RPH. Kapag ka nakakontest sila ng Lord, DPS-wise, meron silang Kimi. So, sobrang bilis lang dun for them para mag-dire-diretso ng isang lane. For Sunsparks, pag na-secure sila ng Lord, I am sure na sila yung mananalo for this game number 2. Oo nga. Uy, naglalag jutsu ata si Esmeralda sa top. Ano? Huwag naman sana nag-jutsu. Nag-jutsu yan. Nagpapanggap lang yan. Part of the game. Ay, Feeling ko beshi lang jutsu. Nagsiskill sa lupa. Ayan, request backup lang dito. Look at that, tinamaan na si Jay. Oop. Then, tumansa lang. Lag jutsu. Biglang bumigyan mo lang eh. Ang kalaban lang talaga ng Onyx Team tsaka Sunsparks, yung pinakasarili nila. Kasi wala na silang kailangan patunayan ngayon for the whole franchise itself. Kasi sila din yung naglaban for last season. Ang ano lang dito is yung pressure. Kasi since nasa upper bracket pa lang tayo, actually, this is not the upper bracket finals. This is just the second series for the upper bracket. So the more na ma-secure nyo yung larong to, the more na mas may chance to secure that slot for the finals. Tama, dito na hold dito si Dilar, taking a lot of unnecessary damage. Kaya umalis-alis muna siya dito, waiting for the Lord for the side of Sunsparks. 14 minutes going for the 15-minute mark. 4-14 na ating score in favor of Sunsparks. Eto na ang Lord sa bottom side. O, protektahan ba to? Kaya protektahan ng Onyx PH
ang dulo. Feeling ko, beh, shit, yung mga ano eh, nagta-transition sa GCQ pero hindi para pa-prepared. Parang yung ano ngayon na nga ano ng Onyx PH kasi willing sila pero hindi pa sila ready. Ayun, willing pero, oh nga, no, gusto ko yun ha, willing pero hindi pa ready ang Onyx PH. JP, forcing ang kanilang mid-side dito, trying to protect naman ang bottom ng side ng Onyx PH. Ano ang gagawin dito? This might be the final clash, Beshi, ha? This might be the final clash. Oo, parang narinig ko na rin yan. Still watch, mag-analyze in gold, mga kaibigan. That is gonna be the unstoppable force on this match. Si Wise, wala buhay, wala na DPS. Kill PJ with a dive in. Confirm that Esmeralda, yung lord na dito for the side of Sunsparks. Patay din as a player come from Onyx PH and a legendary as well. For JP, and the win for that game number 2 in favor of Sunsparks. Nakita